Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, sa ating Panginoon na tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Ito po ay pa season 19 natin ng Prayer and Daily Devotion. Purihin po ang ating Diyos. At sa gabing ito, Lord, na pagbubulay-bulay natin ang salita niya sa aklat po ng John, ng Juan, Kabanata 16, talata 33. Ang sabi po sa kanyang mga salita, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magdaranas, ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit, tibayan ninyo ang loob na pagtagubayan ko na ang sanlibutan. Tayo po na muna ay manalangin. Father God, salamat po sa salitang mong pagkaloob ngayon na aming pagbubulay-bulayan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon, at patuloy na hinihiling ko na pangunahan niyo po kami sa iyong mga salita at daluyan kami ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Lord, turuan niyo po ako, ituro niyo po, Panginoon, ang aking sasabihin at pangunahan niyo po, Ama, sa lahat ng mga nakikinig ay padaluyan niyo po sa amin ang kapangyarihan mo sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa malaking oportunidad o privilege na muli po ako nakapagbahagi ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa aklat ng Juan 16:33 na muli ko pong babasahin, sinasabi ko to sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Salamat sa salita ng Panginoon na ating nabasa. Ang mga salitang ito po ay tinitiyak ni Jesus sa mga alagad niya o mga tagasunod niya na makakaya din nilang mapasaya ang Diyos kahit may mga pagsubok at pag-uusig, sabi po sa kanyang mga salita. Sinasabi ko sa inyo ang mga ito na magkakaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Ang sumunod na pangungusap ay nagpapakitang ang kapakayapaang ito ay hindi nangangahulugang walang kaaway ang isa. Sa halip tumutukoy po ito sa kapayapaan ng puso at isip. Ang kapayapaang ito ay nagiging posible sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus na nangakong bibigyan ang mga alagad ng banal na Espiritu na kasama. Dahil makapangyarihang kasama na ito ay mapapagtagumpayan nila ang anumang pagsubok. Yung promise niya bago siya umakyat sa langit ay yung banal na Espiritu na makakatulong o makakasama, makakapagturo sa atin upang tayo po ay mapagtagumpayan ang pagsubok. Yan po ay nakasulat sa John 14:16-26. Sabi pa nga po, daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan. Tunay naman po na daranas po ng kapighatian sa sanlibutan. Pero, ang sabi po ng Lord, lakasan ninyo ang iyong loob. Ito po ay diretsahang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad niya, sa atin po,
nadaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, gaya ng kawalang katarungan at pag-uusig. Makikita po natin sa aklat po ng Mateo 24 verse 9 yan. Pero may dahilan sila para lakasan ang loob nila o tibayan ang loob nila. Amen? Daranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang iyong loob. Yan po ang sabi po ng Panginoong Jesus. Lakasan po natin ang loob natin kahit marami tayong pagsubok na pinagdadaanan. Iba't ibang uri ng problema, trahedya, sakuna. Pero ang sabi ng Diyos, lakasan natin ang ating loob dahil may kasama siyang ibinigay sa atin, ang banal na Espiritu ng Diyos na tutulong sa atin. At lalo nang higit ang Panginoong Jesucristo ang siyang yayakap, magbibigay ng katagumpayan sa oras ng kapighatian at may problema at may pagsubok. At siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? Hindi masaya sa isang Kristiyano yung walang pagsubok. Kasi di yan makikita yung dito mo matatagpuan. Kapag once na napagtagumpayan ng pagsubok, matatagpuan mo dito yung na mararanasan mo dito yung pagsama ng Diyos sa iyo sa kabila ng may pagsubok, magtatagumpay ka at titibay ang iyong pananampalataya sa Kanya. Amen? Dinaig ko ang sanlibutan. Amen? Sabi ng Panginoong Jesucristo, dito ang sanlibutan ay tumutukoy sa masamang lipunan na mga tao na hiwalay sa Diyos. Ang buong mundo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Yan po ang tunay. Kaya ang mga taong bumubuo sa sanlibutan na ito ay nag-iisip at gumagawi sa parang hindi gusto ng Diyos. Makasalanan po ang mundo. Amen? Makasalanan naman po. Sabi nga po dito, sinubukan ni Satanas at nang sanlibutan niya, napigilan si Jesus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Gaya ng pagtuturo sa mga tao tungkol sa salita niya at pagbibigay ng kanyang perpektong buhay bilang pantubos. Pero hindi inayaan po ni Jesus na maimpluwensyahan ng sanlibutan ang kaisipan niya at ilayo siya rito mula sa Diyos na natili siyang tapat hanggang kamatayan. Amen. Nanatili po ang ating Panginoong Jesucristo hanggang kamatayan. Kaya talagang masasabi ni Jesus na dinaig na niya ang sanlibutan. Kaya masasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na tinalo na niya ang sanlibutan kasi sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at tinubos tayo. Amen? At na si Satanas, sabi nga, ang tagapamahala ng mundo ay walang kontrol sa kanya. Kahit po ang kalaban, walang kontrol sa Panginoong Jesucristo. Ipinakita po ng ating Panginoon mismo sa mga tagasunod niya na kaya rin nilang makapanatiling tapat sa Diyos. Kahit sinubukan ni Satanas at nang sanlibutan itong pigilan sila. Para bang sinabi ni Jesus, kung kaya kong daigin ang sanlibutan, kaya nyo rin iyon. Amen? Kung kayang daigin ng Panginoong Jesucristo ang sanlibutan, kaya din ng mga alagad o ng mga tao na nagtitiwala sa Kanya na daigin din ang sanlibutan, ang kasalanan. Dito po sa konteksto ng John 16:33, sinasabi po ni Jesus ang mga salitang ito nung gabi bago siya mamatay. Amen? Dahil alam niyang mamamatay na siya. Ginamit niya ang pagkakataong ito para pagtibayin ang mga tapat niya, mga apostol. Sinabi niya sa kanila na ang mahalagang bagay, hindi na niya siya makikita at
pag-uusigin sila o papatayin pa nga. Baka ikatakot ito ng mga apostol niya, sabi. Kaya tinapos ni Jesus ang mga sinabi niya sa mga salitang patibayin sila at palakasin. Amen? Kaya binigay niya yung kasama niya nila, yung banal na espiritu. Mapapatibay rin ang mga sinabi at halimbawa ni Jesus, ang mga tagasunod niya, ngayon, ang lahat ng Kristiyano ay pwedeng makapanatiling tapat sa Diyos kahit may pagsubok. Amen? Kahit may mga pagsubok na pagdaanan, makakapanatili tayong tapat sa Panginoon dahil yung iniwan ng ating Panginoong Hesukristo na dinaig niya ang sanlibutan at nagtagumpay siya na makapanatiling tapat sa Diyos kahit may mga pagsubok. Ganun din po dapat tayo bilang mga lingkod niya na dapat kahit may mga problema, may mga pagsubok, ay daigin natin ang mga ito at magtatagumpay po tayo dahil kasama po natin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Tunay po na sinasabi sa aklat po ng John 16:33 na sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa mundong ito. Mahihirapan ka, ngunit lakasan mong loob, magtatagumpay ka sa mundong ito. Amen. Lakasan po natin ang ating loob, kasama po natin ang Diyos, at magtatagumpay po tayo sa mundong ito. Kahit marami po tayong pagsubok na pagdaanan, problema, ay tayo po ay magtatagumpay sapagkat ang Diyos po ay kasama po natin palagi. Mahal po tayo ng Panginoon. Tunay po yan. Sabi po sa kanyang aklat na sa una pa lang na sinabi niya nakipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Payapang puso ang ibibigay ng Panginoong Hesus kapag tayo nakipag-isa sa Kanya. Amen? At ang sabi pa, magdaranas man tayo ng kapigyatian at pagsubok, magtatagumpay tayo dahil, sabi, tibayan na ninyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan bago po tayo makaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok o sakuna sa buhay natin. Ang Diyos muna po ang nakaranas niyan, ang Panginoong Jesus muna po ang nakaranas niyan sa atin. Nagtagumpay po siya sa sanlibutan. Tayo po ay tinubos sa kasalanan. Pinako po siya sa krus ng Kalbaryo at nagtagumpay siya para sa atin. At ang pangako niya ay ang kanyang banal na Espiritu na kasama natin, na magiging katuwang natin. At sabi pa, magtatagumpay tayo sa lahat ng oras sa mundong ito. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon na makapagbahagi muli ng salita niya. At purihin po ang ating Panginoon. At tayo po ay mananalangin. Salamat Lord sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po muli sa akin upang makapagbahagi ng iyong salita. Tunay po na napakabuti mong Diyos, tapat po kayo, at patuloy ko pong itinataas na sa gabing ito ang mga kapatid ko sa pananampalataya na nakakaranas po ngayon ng kapighatian, may mga pagsubok na pinagdadaanan, may sakit, may karamdaman, ay bigyan niyo po sila ng katagumpayan at kagalingan, physically at spiritually, Lord, in Jesus' name. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan at katagumpayan sa mundong ito po, O Diyos. At dakila ka sa bawat isa sa aming Panginoon, patuloy na kayong
gumawak sa aming mga puso, Panginoon, at ikaw makontrol ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoong Jesus, at ikaw lang, O Diyos, magbigay ng katagumpayan dito. Madalangin ko din po, Panginoon, ang aming bansa na patuloy, Panginoon, na mayroong sigalot na nangyayari po sa dalawang bansa ang nagpapatuloy pa rin po ang Ukraine at Russia. Ama, bigyan po ng katapusan na ito na matapos na po ang gerang ito, Ama, in Jesus' name. At may ang Palestine at Israel, nagkakaroon pa rin po ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon pa rin po ng palitan ng putok, Lord. Marami pong nangyayari. Ama, bigyan niyo po ng kapayapaan din, O Lord, in Jesus' name. Matapos na po ang gerang ito, Ama, in Jesus' name. At mayroon pong tensyon din po sa Amerika at Taiwan. Dalangin ko po na matapos na po ito, Ama, in Jesus' name. At kayo po, Diyos, ang mag-control. Ikaw magkaroon ng magbigay ng kapayapaan sa bansang ito, Ama, in Jesus' name. At tulungan niyo din po, Panginoon, at samahan palagi ang bagong upong presidente, ang Presidente Bongbong Marcos. Ama, panalangin namin na patuloy na bigyan niyo po siya ng karunungan na sagana, at may mga tao kang gamitin na malapit sa iyo, Panginoon, na magtuturo sa kanya, mag-a-advise sa kanya, Panginoon, in Jesus' name. Patuloy na pangunahan niyo po ang bansang Pilipinas. Tulungan niyo din po, Panginoon, ang lahat ng na mga namimununo, Panginoon, na makakilala din sa iyo, Panginoon, at yung mga tao na nakakakilala sa iyo na namumuno po sa bansa, sa lokal, sa mga barangay, Lord, sa mga mayor, vice mayor, governor, na mga konsehal na nakakilala sa iyo, kayo po, Diyos, ang gumamit sa kanila para maihatid ang salita mo, Panginoon, at mabago din po ang bayan nila. Amadalangin ko din po ang pamilya ng bawat isang members ng Church of the Living Faith na patuloy na samahan niyo po palagi, bigyan niyo po ng lakas, Panginoon, ng katawang pisikal, at pagpalaan nyo din po ang bawat pamilya sa bahayan, Panginoon, ng Church of the Living Faith, Panginoon. Ama, dalangin ko din po, Diyos, na ang bawat pamilya ng at sa bahayan ng Church of the Living Faith ay makakilala sa iyo na ikaw ang Panginoon at maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila, Ama. Dalangin ko din po ang mga hanap buhay nila, pagpalaan nyo po ng lubos. Ama, dalangin ko din po ang mga pastors, pumula po sa aming Senior Pastor Alvin Carag, at kina Pastora Tess, Pastora Anching, Pastora Baby, kina Pastor Rolly, Pastor Ed, kay Pastor Deo, kasama po ako. Dalangin ko po na laging niyo po kami samahan, bantayan, Pastor Elmer, ingatan ang bawat isa sa aming mga pastor, sa lahat ng leaders, elder, deacon, patuloy na ingatan niyo po kami, huwag niyo po kami pababayaan. Bigyan mo po kami ng malakas na pangangatawan, Panginoong Diyos, na malapit po kami. At laging niyo po kami lukuban na yung banal na dugo, at bigyan ng pagtuturo, Panginoon, turuan niyo po kami ng saganang karunungan mo, Panginoon, ipagkaloob mo ito, Ama, sa amin. Madalangin ko din po na patuloy na pagtibayin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoong Jesus, at turuan palagi sa aming pagbabahagi ng iyong salita. Ama, lukuban niyo po kami lagi ng iyong banal na Espiritu, Lord God, at bigyan ng saganang karunungan na ikaw ang may bigay. Madalangin ko din po, Ama, na patuloy na mga ministry, Panginoon, ng bawat isang church ay patuloy na pag-alabing niyo po, Ama. Huwag niyo po kami pababayaan, Panginoon. At ikaw lang, O Diyos, ang magkaloob sa amin ng malakas na pangatawang, Panginoon. Ama, dalangin ko din po, Ama, na sa gabing ito ay patuloy na lumawak pa ang gawain namin ito, Ama, in Jesus, and prayer and daily devotion. Gabi-gabi, Panginoon, ay naway maraming makakinig at patuloy na makakilala pa sa iyo. Huwag mo niyo po nga silang tamading sa pakikinig, Panginoon. At kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa ng iyong banal na Espiritu, Ama.
Magtatagumpay po kami sa lahat ng oras, Panginoon, dahil ikaw ang aming kasama, Ama. Patuloy kong itinataas sa lahat ng mga nakikinig, ay patuloy na makakilala din sa iyo, ikaw ang gawing Panginoon, tagapagligtas ng buhay nila. Huwag niyo pong hayaan sila na patuloy na tamadin, Panginoon, in Jesus' name. At dalangin ko din po, Panginoon, na patuloy na pagpalaan niyo po, O Diyos, ang lahat ng nakikinig, Panginoon, ang aming prayer in the daily devotion, Panginoon, gabi-gabi. Pagpalaan niyo po ang Church of the Living Faith sa lahat ng simbahan, Batangas, Nabotas, Malabon, Valenzuela, Manila, Panginoon, Pulilan, kayo sa Apayao. Dalangin ko po, pagpalaan niyo po ang bawat simbahan ng Church of the Living Faith, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang mag-bless sa kanila. In the name of Jesus, Ama, laging niyo po kaming samahan, patnubayan sa bawat oras. Kami po ay nagtagumpay na sa mundong ito sapagkat ikaw ang nagahari, Panginoon, sa buhay namin, sa pamilya namin, sa simbahan namin, at sa buong sambahayan, Panginoon. Ama, marami pong salamat. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. Amin pong tinatanggap na ang mabiyaya mong pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Magandang gabi po sa ating lahat. Kingdom blessing po. Amen.